Thank you po, Pastor Hiner. Tapos pakisindi ninyong dalawa yung malaki po. Ang pagsisindi ng kandila ay larawan ng pagiging isa ng dalawang buhay. So, ibig sabihin, isa na po ang inyo pong pangarap. Iisa na yung inyong layunin. Sa buhay, Pastor Ivan, talaga yung problema, bahagi naman talaga ng buhay po natin eh. Kasama ng buhay po natin yon. At dahil sa mga problema na yun, mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, kuminsan nanghihina tayo. At kung minsan, yun yung nagiging dahilan na nawawalan tayo ng pag-asa. Kung dumating man sa buhay mo na mangyari yun, na ikaw ay manghina at mawala ng pag-asa sa buhay, huwag mong kalilimutan na nandito Sister Abby, na siya mong makakasama habang ikaw ay nabubuhay. Kumbaga magiging kalakasan mo siya. Huwag mong susuluhin kasi nandyan si Sister Abby, regalo sa iyo ng Lord upang maging kalakasan mo sa buhay. Kaya pwede kang lumapit sa Kanya upang patuloy na bumalik yung iyong sigla sa buhay. So, pakisindi ka sa liwanag ni Sister Abby. Siyan purihan ng Panginoon. Maging ikaw, Sister Abby, maging ikaw ay hindi rin ligtas sa mga problema dahil bahagi na ito ng buhay natin bilang tao. At kuminsan naapektuhan tayo. At dumarating yung problema na kuminsan parang hindi natin kaya, nawawala na tayo ng sigla, at kuminsan maging yung pag-asa ganun din. Kaya tulad ni Pastor Ivan, kung paano siya lumapit sa iyo at sinindihan yung kandila niya sa iyo, ganun din ikaw. Huwag mong kalilimutan na nandiyan si Pastor Ivan. Katuwang mo siya at maging kalakasan mo rin sa buhay. Kaya pwede kang ipakisindi ng iyong kandila sa kanya. Kayo yung magtutulungan dalawa. At minsan sa buhay, hindi lang pa isa-isa, minsan parihas kayo. Dumarating sa pagkakataon na parihas kayo, umabagsak. Ang katotohanan sa panahon natin ngayon, ang daming taong problemado, ang daming taong nawawala ng pag-asa. Kaya lagi niyong tatandaan, nandyan ang Diyos. Hindi niya kayo pababayaan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya huwag tayong mahihiyang lumapit sa Kanya. Nandyan lang siya. Nakatingin sa atin kung ano yung gagawin natin, lalapit po tayo sa Kanya. Kung hindi siya yung kalakasan po natin, kaya lumapit po kayo sa ating pong Diyos, nandyan po siya at magbibigay siya ng kalakasan sa bawat taong lumalapit po sa Kanya. So purihin po ang Panginoon sa Kanya pong kabutihan sa bawat isa sa atin, palakpakan po natin atin pong dakilang Diyos. Yan. Pwede na po kayong maupo. Ano po? Ikibalik na po din eh. So ngayon po, sa oras na ito, tayo po ay atin pong lalagdaan ang mga katibayang ito na kung saan kayo po ay kinasal sa araw na ito at sa lugar na ito. Kaya tayo po ay nasa oras na po ng paglalagda. Ayan po, kayo po ang una pong pipirma, Pastor Ivan at Sister Abby. Ito po. Apat yan, Pastor. Away many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two, wife my bro keep pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you, that every long lost led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God blessed the broken road that led me straight. Sponsors, Miss Lisbeth Barcelona and Pastor Kenner Pamartan. Just passing through, I'd like to have the time I lost, I'd give it back to you. But you just smile and take my hand, you've been there, you understand. It's all part of a grander plan.
to where you are. Others so broke my heart. They were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God blessed the broken road that led me straight to you. Susundan po ni Mr. Robinson Bolanas and Mrs. Rhea Grace Bolanas. Susundan po ng atin pong officiating minister, Pastor Reggie Boy Makalala. Ayan, salamat po. Purihin po Panginoon. Kaya sa araw na ito, kayong dalawa ay lehitimong mag-asawa na talaga. Ayan po. Praise God po. Palakpakan po natin atin pong dakilang Diyos. Kaya sa pagkakataon pong ito, nare-request ko po yung mga magulang ni Pastor Ivan, ano po, mga tumatayo bilang nanay at tatay. Ganon din po sa mga magulang ni Madam Abby po. Sister Abby, Father Landring at Sister Delia, ano po, makikirequest po na makitayo po. Ayan, kasama po kayong mga ninong at ninang, pakitayo po. Yan, makikitayo. Okay na kayo dyan. Pastor Ivan, sila yung mga magulang ni Star Abby. Nainay na kung saan ay nagsakripisyo, mga magulang na nagsakripisyo mula dun sa sinapupunan. Alam po, talagang tinitingnan ko po yung sakripisyo ng mga magulang natin. Kumbaga siyam na buwan sa tiyan ng nanay ni Sir Delia Starabi. Sabi doon sa kanta ni Freddy Aguilar, napupuyat ang iyong ina at ang iyong ama sa pagtimpla ng iyong ng gatas ng kanila pong anak. So ibig sabihin yung pagpapahalaga nila sa kanila pong anak. Hanggang sa nung isinilang, hanggat maaari ayaw nilang padapuan ng lamok, ayaw padapuan ng langaw, dahil ganun kahalaga yung anak nila. Kaya sa pagkakataong ito at talagang bahagi ng buhay ng tao, yung umibig at mag-asawa kasama sa disenyo yun ng Lord. Kaya naman sa oras na ito, Pastor Ivan, sa harap nila, Brother Landring at Sister Delia, may papangako ba sa kanila na iyong mamahalin at iingatan Sister Abby katulad ng pagpapahalaga nila? Opo, Pastor, pinapangako ko po sa... Purihin ang Panginoon. Kaya ngayon, Sister Delia, Brother Landring, panatag po kayo na Sister Abby ay talagang iingatan at mamahalin po ni Pastor Ivan. Ganon din ikaw, Sister Abby, ano po, di man kasama ni Pastor Ivan ngayon, yung kanya pong mga magulang, Pastor Jerry, isa ring tagapangaral, at si Nanay Lourdes, ano po, at sila, Nanay Grace at Tatay Robinson, ano po, na tumatayong kanila pong mga magulang. Kung paano ka iningatan at nalagahan ng iyong pong mga magulang. Ganon din si Pastor Ivan. Ano po, yung pagpapahalaga ng kanyang mga magulang sa kanya, talagang nandun din. Ano po, yung pagmamahal. Ikaw ba, may papangako po rin sa mga magulang ni Pastor Ivan na iyong iingatan at mamahalin
si Pastor Ivan. Opo, pinapangako ko po. Ayan, purihin po ang Panginoon. At ako naniniwala na masaya yung magulang ko ninyo na marinig sa inyong magiging asawa na papahalagahan kayo sa isa't isa. Sa purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin natin pong dakilang Diyos. So praise God po. Kayo naman pong mga ninang at ninong, ang dalawang ito, si Pastor Ivan at Sister Abby, alam ko pong sinadya po kayo isa-isa sa inyo pong mga tahanan. Ang inyo pong paglapit sa inyo pong tahanan ng dalawa pang ito ay nagbibigay po sila ng pahintulot o na authority po sa inyo na pakailaman ang kanila pong buhay. Ano po? Kung sa tingin ninyo dumating, huwag man nating hingin, kung sakali mang dumating yung panahon na parang may problema ang dalawa pong ito, andun po yung inyo pong bilang pangalawang magulang na makialam sa kanila pong buhay. Kasi yun na po yun eh. Nung sila po ay lumapit, ninang tawaging, kayo po yung magiging ninang ko, kayo po ang magiging ninong ko, binigyan na po nila kayo ng authority na pakialaman po sila. So, ibig sabihin, maging kayo rin, Pastor Ivan, Pastor Abby. Maging kayo dapat sa ngayon, nandun din na handa niyong tanggapin kung ano man yung ipapayo nila sa inyo na makakatulong sa kanila. Dahil nung lumapit kayo sa kanila, binigyan na nila sila ng kapangyarihan na pakialaman kayo. Dapat ganun din. Handa kayong tanggapin yung kanilang ipapayo sa inyo para sa inyo ikatitibay ng inyo pong pagsasama. May papangako nyo ba sa harapan ng inyo pong mga ninang at ninong na kayo ay handang makinig kung sakaling sasabihan o papayuhan nila kayo kung sakaling dumating yung panahon na wag naman sana, ano po, na magka-problema, wag naman sana, kayo ba ay handang makinig sa kanila pong sasabihin? Opo, Pastor. Pinapangako ko po. Grabe. Opo, pinapangako ko po. Purihin po ang Panginoon. Ayan po, mga ninang at ninong, salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan po, pwede na po tayong maupo. Simula ngayon, araw na ito, pagkatapos ng kasalan pong ito, kasi kayong dalawa magsasama na po talaga, bukod na sa pamilya. So, hindi naman ibig sabihin na talagang kakalimutan nyo na yung inyo pong mga magulang. Esther Abby, ito po yung pagkakataon, Pastor Ivan, na mayarating po ninyo, may parating ninyo yung inyo pong pagpapasalamat sa inyo pong mga magulang. Makarating yung pagpapasalamat sa inyo pong mga magulang. Pero bago yon, kaya po muna natin pakinggan ang mensahe ng inyo pong mga magulang. Alam ko po, mga eksperto na po ito sila, na pagdaanan na po nila yung iba't ibang klase ng problema pagdating sa pagpapamilya. Kaya ngayon, napakahalaga ng kanila pong advice, ng kanila pong payo, na dapat yung pong pakinggan kasi para din po ito sa inyo. Ano po, Sterilia, Brother Landring, ano po? Ano po yung maipapayo po ninyo sa inyo pong anak at magiging anak? Ano po? Para sa isang matibay at masaya pong pag-aasawa. Sa inyo mag-asawa, ang maipapayo ko lang ay huwag kayong pabigla-bigla ng pagpapasya. At yung cellphone, huwag niyong lalaruanin kung paano lang. Sa magandang paraan lang. Yung cellphone ang pampasira ng buhay. Nako, bawal mo ng cellphone. Totoo, di ba? Totoo po. Ang may papayo ko lang sa inyo, yung kaunting problema huwag papalakihin. Kung ang isa ay apoy, ang isa ay tubig. Yun lang. Sana nawa ay habang buhay kayong magsasama sa harap at ginawa. Yun lang. Wala nang sabi. Nawa ay magsama kayo ng matiwasay na patuloy na magpasakop sa Panginoon. At kung ang isa ay may toyo, ay dapat yung isa ay dapat may suka din para perfect combination. Ayan po. Salamat po, Brother Landring, Sister Delia. Ano po? At ako naiiniwala na ang inyo pong mga in-advise sa kanila po ay kanila pong pakikinggan at gagawin nyo sa kanila pong buhay. Kay Nanay Grace, ano po, Tatay Robinson, bilang mga tumatayong magulang ni Pastor Ivan, ano po yung may papayo po ninyo sa kanila para po sa isang matibay at masayang pag-aasawa po.
ang masasabi ko po ay ano, dapat ay isa puso natin ang pinagkaloob ng Panginoon na pagmamahalan sa inyong bawat isa, respeto at tiwala. Doon nakapaloob yung LRT, ano, love, respect and trust. At nandun yung sa buhay natin ay unahin din natin ang Panginoon. Ang masasabi ko sa bagong kasal, ang maipayo ko ay unahin niyo ang Diyos sa inyong buhay, at kung magkaroon kayo ng problema, sa Diyos din kayo hingi ng kasagutan ng anumang problema ang darating sa inyo. Kaya magtiwala kayo sa Kanya. Yun lang po. Ayan po, praise God po. At ako naiiniwala po na yung inyo pong sinabi ay talagang susundin ng inyo pong mga anak. So sa oras na ito, Pastor Ivan, Adam, Abby, ito yung pagkakataon po ninyo para po magpasalamat sa inyo pong mga magulang. Kung meron po kayong regalo o dihanda, pwede nyo pong ibigay o yung mga pagpapasalamat mula nung kayo ay sinilang hanggang sa ngayon. Ano po, pasalamat sa inyo pong mag-uwag na magandang bahaba ano, na mula pagkasilang isa-isahin natin. Ano po, pagkataon para po magpasalamat sa inyo pong mga magulang. Purihin po ang Diyos sa kanya pong katapatan. At ako po'y nagpapasalamat una po sa Panginoon sa kanya pong pagkilos sa buhay po namin, especially sa magulang na kanya pong pinili para po kami ay maging anak at kami ay alagaan. So una sa lahat, pinapasalamatan ko din yung aking magulang sa ibang ibayo, sa Mindanao. Salamat sa kanilang buhay, sa kanila pong pagsusumikap, sa akin pong tatay, sa nanay, na patuloy kaming tinaguyod, hindi lamang mapakain kami physical, kundi spiritual, na pinalaki po kami na merong takot sa Panginoon. Ganon din sa aking magulang, Sister Grace, Brother Ruben, ay patuloy pong papuri sa Panginoon sa inyo pong buhay. Salamat po sa inyo pong presensya. At anuman ang mga pagkakataon, pagsubok, problema, ay willing po kaming lumapit at makinig sa inyo pong mga advice. Sa nanay po ni Abby, kay Tatay Landring, kay Nanay Delia, salamat po sa Diyos sapagkat pinili po kayo upang maging tatay at nanay ni Abby. At ako rin po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat binigyan niyo po ng pagkakataon na maging bahagi po ako sa inyo pong pamilya. At salamat po sa inyong pagtanggap sa akin at salamat po sa inyo pong sakripisyo para po mapalaki, maitaguyod ang inyo pong mga anak, hindi lang si Abby po kundi ang inyo pong buong pamilya. Salamat po ng marami. God bless po. Nay, Tay, 27 na po ako. Salamat po sa pagpayag na may kasal ako ngayong araw. Salamat po sa salamat po sa pagmamahal. Never po kami nagutom. Kahit hindi tayo ganun ka. Kahit tama-tama lang ay never po tayong nagutom. At never tayong pinabayaan ng Diyos. Lubos po kanyang papasalamat dahil kayo ang magulang na ipinagkaloob sa amin, magkakapatid. Habang buhay ko pong itatatak sa puso ko at na kayo po ang pinakamagandang ehemplo na meron kami. Dahil kung wala po kayo, ay hindi ko din po ma-imagine yung sarili ko ngayon, kung nasaan po ako ngayon, kung ano pong kalagayan ang meron ako ngayon. Kaya salamat po sa inyo pong dalawa. Nay, Tay, mahal na mahal ko po kayo. Mag-asawa lang po ako, pero nandito pa rin po ako.
madadagdagan lang po tayo. Salamat po at patuloy pong pagpalain ng Diyos ang atin pong pamilya. Kinamamang po at kay Papang, salamat po sa inyo kahit na hindi namin kayo kasama ay alam namin na ang kasama namin kayo sa panalangin. Alam po namin na yung kagustuhan nyo na makapunta dito at makasama kami sa pinakamahalagang araw ng aming buhay. Pero hindi po natin, wala po tayong magagawa dahil sa atin pong panahon ngayon. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa inyo pong buhay, sa inyo pong pagpapalaki ng maayos kay Pastor Ivan para maging asawa ko. Salamat po dahil kahit nasa malayong ibayo siya galing ay talagang dinala siya ng Diyos para makilala ko. At pinapangako ko po na mamahalin ko po siya habang buhay at magiging mabuting katuwang para sa Kanya. Ganon din po kala Ninang at kay Ninong Robert at Ninang Grace. Salamat po kahit nabiglaan ay... Salamat po at inyo pong wala po kayong hindi po kayo nagdalawang isip na kami po ay inyong samahan dito po sa simbahan para humarap sa Diyos at mag isang dibdib. Salamat po sa inyong buhay. Patuloy po kayong pagpalain ni Lord at pagkalooban ng malusog na pangangatawan. Ayan, purihin po Panginoon. So praise God sa matagumpay na araw na ito sa inyo pong dalawa. Kaya hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinukob, Panginoon at manunubos, mayakda ng pagpapamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo. Sa araw na ito, ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling namin sa iyo na pagpalain niyo po sila. Tulungan niyo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan niyo po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo ang pamilyang kanilang bubuuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang kanilang lahat ng mga pangangailangan sa araw-araw upang lalo nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa kapahintulutan ng batas ng Republika ng Pilipinas at sa pinagkaloob ng Diyos sa akin bilang tagapangaral ng Church of Christ, kayo, Giovanni Tamonde at Abigail Bautista ay dinideklara kong mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Purihin ng Panginoon. At tanggapin po ninyo ang inyong pagpapala. Pastor, kaharap po din mo, Pastor Ivan. Kaharap po dito. Tanggapin po ninyo ang pagpapala. Pastor Ivan at Sister Abby, naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan. Naway lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, ipinapakilala ko po sa inyong lahat ang bagong kasal, sina Ginoo at Ginang Giovanni Tamonde. Palapakan po natin sila. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon, meron bang dito? Dito po kayo? Meron ba akong nakakalimutan? Po, bawal po yun ngayon. Ano, payag ka, Pastor Ivan? Ha? Payag ba kayo na... Payag ka? Sige, matagal po itong hinintay ni Pastor Ivan. Matagal, napakatagal na panahon. So, kaya ito po yung hinihintay. Kaya pagbigyan na po natin. So, kunwari lang na hindi payag. Ayan, Pastor Ivan, ano po? Ito na yung pagkakataon. Pakitaas po na... Ilang mo nagtrabaho sa operasyon ng mga sa amin. Ilang mo nagtrabaho.
pa pa yung kalasan. You know, hanggat hindi ako nagtatatlo, walang kalasan, ha? Isa? Hawak ang balikan. Hawak sa balikan. Na, pikit lang muna yung pulis. Okay, dalawa. Okay, tama tama, sir. Oh. Hindi nag-practice. Okay. Okay. Okay, game. Okay, game na po. Ha? Dalawa. Okay, dapat. Dapat. Ah, wala pang tatlo. Wala pang tatlo. Ulit, ano po? Wala po. Wala pang tatlo. Pag sabi ko tatlo, tsaka pa ang kalas. Ano po? Yan, okay. Ulit po. Okay. Okay, isa. Dalawa. Okay, dapat. Okay, tatlo. Okay, purihin po Panginoon. Ayan, palapakan po natin ang glory. Wala naman tayo picture taking dito. Ano, doon ang picture taking? Yan, lalabas po muna tayo para po sa atin pong closing ano ceremony po. Lalabas po ang ating bride and ang newlyweds po, Mr. and Mrs. Tamonde. Palakpakan po natin maging nasa labas po. Susundan po ng atin pong ninong at ninang. Magulang po. Ang ating po mga magulang. At ang ating officiating minister. And babalik po tayo para po sa atin pong pictorial. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa matagumpay na gawain sa hapong ito. Purihin ang Diyos, sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Congratulations po sa ating pong bagong kasal. Sige po, pwede na po tayong mag-retouch, magbumalik po para po sa pictorial. Oh,